3, 2, 1. Good day po sa inyong lahat mga Kabags TV. At ngayong araw po ay magre-review po muli tayo ng motor na pangmalakasan. At ngayong araw po ang i-review natin ay mula naman po sa CF Moto, walang iba kundi ang NK400. At kung bago ka pa lang po sa akin channel ay subscribe ka na and click the notification bell for more upcoming videos. At huwag na nga natin itong patagalin at umpisahan na natin sa kanyang engine and performance. Heto na nga ang kanyang displacement dahil meron itong 400cc. Pasok na pasok sa expressway natin dito sa Pilipinas mga Kabags TV. Pagdating naman sa kanyang fuel tank capacity ay meron itong 7 liters, napakarami na pwede mong mailagay. At heto naman ang kanyang gas consumption dahil meron itong 27 km per liter. Pagtapos niyan ay puntahan naman natin ang kanyang cooling system dahil naka-liquid cool dito at ang kanya naman valve configuration ay naka-double overhead cam. Pagdating sa kanyang exhaust pipes ay syempre naka 2-in-1 exhaust ito at ang kanya naman top speed mga Kabags TV ay nasa 155 km per hour. At meron itong valve per cylinder na 4 at ang kanyang RPM at maximum power ay nasa 9,500 RPM. Ang kanya namang maximum power mga Kabags TV ay nasa 40.9 horsepower. Hindi lang yan, ang kanya namang number of cylinder ay meron siyang 2. At ang kanya namang bore stroke, meron naman itong 68.4mm by 54.5mm. At meron naman siyang maximum torque mga Kabags TV na nasa 34.4Nm. At meron naman itong drive type na naka chain drive. Number of stroke nito mga Kabags TV ay nasa 4 stroke. At ang kanya namang RPM at maximum torque ay nasa 7,650 RPM. At pagtapos niyan mga Kabags TV ay dumako naman tayo sa kanyang dimension at heto na nga ang kanyang kategory dahil naka dual sport ito. Pagdating sa kanyang curb weight ay meron itong 206 kg, medyo may kabigatan siya. Pagdating sa kanyang ground clearance ay nasa 150 mm. Ang kanyang seating capacity ay meron itong 2. Pagdating sa kanyang height ay nasa 1,100 mm naman ito at ang kanyang width ay nasa 757 mm. At sa kanya namang seat height mga Kabags TV ay nasa 815 mm at ang kanyang wheelbase ay nasa 1,415 mm at ang kanya namang length ay nasa 2,114 mm. At dito naman tayo mga Kabags TV sa kanyang fuel and ignition. Pagdating sa kanyang ignition system ay naka ECU ito at ang kanyang fuel type syempre gasoline. At sa kanya namang start option naka electric ito mga Kabags TV at ang kanya namang fuel supply system ay naka EFI. Pagtapos niyan ay dumako naman tayo sa kanyang wheels and tires dahil ang kanyang rear type ay may sukat na 160x60 ZR17 at ang kanya namang front tire mga Kabags TV ay may sukat na 120x70 ZR17. Dito naman tayo sa kanyang electrical. Pagdating sa kanyang battery voltage ay naka 12 voltage ito mga Kabags TV. Dito tayo at dumako naman tayo sa kanyang gear and transmission. Pagdating sa kanyang gearbox ay naka 6 speed ito at ang kanyang transmission type ay syempre manual. Pagtapos niyan mga Kabags TV, puntahan naman natin ang kanyang chassis and suspension. Pagdating sa kanyang front suspension ay naka retractable type ito at ang kanya namang rear suspension ay naka cantilever type. O diba, napakabibigat ng kanyang specification mga Kabags TV. Pero pagtapos niyan ay dumako naman tayo sa kanyang features at heto na nga ang kanyang safety and security at uunahin na natin at hindi mawawala dyan ang kanyang ABS or tinatawag na anti-lock braking system. Napaka-importante na ito sa bawat motor. At hindi din mawawala dyan ang kanyang engine check warning, ang kanyang side reflector, syempre check na check yan at ang kanya namang pass switch meron na meron ito. Pagdating sa kanyang riding modes ay naka road ito. Puntahan naman natin mga Kabags TV ang kanyang console. Pagdating sa kanyang odometer ay naka digital na to. Same lang din mga Kabags TV na kanyang fuel gauge na naka digital din at hindi mawawala dyan ang kanyang trip meter,
tachometer at syempre ang kanyang display screen. Pagdating naman din sa kanyang speedometer, naka-digital na rin ito mga kabags TV. Pumako naman tayo sa kanyang chassis and suspension dahil naka-chrome garnish ito at ang kanyang side wind syempre present na present yan. Check yan at naka-seat type ito na dual step. Puntahan naman natin mga kabags TV ang kanyang brake system. Pagdating sa kanyang front brake ay naka-disc ito. Same lang din mga kabags TV na kanyang rear brake na naka-disc. Puntahan natin mga kabags TV ang kanyang electrical. Dahil ang kanyang tail lamp ay naka-LED na. Same lang din mga kabags TV ng kanyang headlamp. Naka-LED ito mga kabags TV. At syempre hindi mawawala din ang kanyang indicator light at ang kanyang adjustable headlights. Grabe, solid talaga ang specification and features ng motor na ito. Kaya napakarami pa rin ang kumukuha at nagkakagusto sa motor na ito. At hindi lang yan, napakamura pa na ito mga kabags TV. Pasok na pasok sa budget at meron ka ng 400cc na makakapasok sa expressway natin dito sa Pilipinas. At heto na nga, puntahan na natin ang kanyang price. Dahil mga kabags TV, ang presyo na ito ay nagkakahalaga ng 219,000 pesos. Sa halaga na yan, meron ka ng 400cc. At hindi lang yan, meron din itong installment dahil pagdating sa kanyang down payment ay pwedeng-pwede na maka 20% down payment at kuhang-kuha mo ng motor na ito mga kabags TV. Pagdating sa kanyang 12 months ay nagkakahalaga naman ito ng 22,366 pesos. Ang kanya namang 24 months ay nasa 13,871 pesos at ang kanyang 36 months ay nasa 10,907 pesos. O diba mas lumapit yung pinapangarap na motor. Kaya mga kabags TV, kung gusto mo nito ay wag na wag kang magpapahuli. Kayang-kaya mo yan mga kabags TV. Ipon-ipon lang, tiyaga lang, tiwala lang, kaya yan. At hanggang dito na lang po muna ang ating video mga kabags TV. At sa mga hindi pa po nagsasubscribe ay subscribe na po kayo sa akin channel and click the notification bell for more upcoming videos. At hanggang sa muli, ito po si Bags TV. Salamat po!